Parang nare-realize mo na na parang abot mo na yung pangarap mo. Now, officially, magiging magsisimula na yung career mo as a singer. Opo. Hindi po ako makakano eh. Kasi matagal ko na pong nanonood ako bilang ano, bilang isang simpleng estudyante lang. Pinapagod ko mga tao na nasa TV. Tapos sinasabi ko lagi, sana ako yung andun. Sana ako yung makaka-influence nilang mga tao na kapag iba ka, kaya mong abutin ng kahit ano. Yun po, grabe, sobrang thankful po ko sa tawag ng pangalan. Thank you po, thank you po. Ngayong nalo ka na, anong unang-unang mong gagawin after ng competition? Ice cream. Promise po, dalawang buwan na po po, hindi po muna kakain ng ice cream. Uh-oh. At syempre po, pumunta po ko ng church pagkatapos kasi grabe, kahit anong galing po yung tingin ng mga tao sa akin, hindi ko po tumaabot kung wala po ang Panginoon. Kaya thank you po Lord, thank you Jesus Christ, thank you po. Kailan ka uuwi? Hopefully, bukas po. Gusto ko na po makita yung friends, yung family ko, yung lolo ko po, lolo. Hindi ko pwede, may asap ka pa. Testing na ba sa asap ko ba? Diretso na yan. Inihanda mo na yung sarili mo ngayon, your mind, na parang medyo magiging hectic na ang buhay mo ngayon. Hindi po, hindi pa nga po ako nakapagpaniwala na nanalo po ako eh. Pero yun po, kung ano man ang darating sa akin na mga blessings, of course, tatanggapin ko po ng wholeheartedly at isi-share ko po sa ibang tao. Congrats, Jane. Thank you po na marami. Thank you po. Reverse? Reverse eh. Padungo na sa
tatlo po sila. Casey Tandingan po yung super idol ko. Si, ang Eraserheads po, gusto kong maka-jam sama. And yung Fourth of Space. Ah, ay nag-disbanda sila. Ay, bago silang ano, singer pala. Muna ka naman namin with the ano, trophy, ano, Janine, ayan. Merong mga bittersweet, kaya yun po kailangan po main priorities, magpahinga. And then, ako po, kasi hindi ayaw na, ayoko na parang nag-waste po yung boses ko. Kaya yung ginagawa ko para malalagay sa utak yung music is piniplay ko lagi ang mga music. Ano message mo sa mga sumuparta sa'yo? Unang-una po, sila po, thank you po talaga na marami sa ano, sa suporta niyo, sa pagboto niyo po sa akin, sa pag-push po sa akin sa pangarap ko. Kasi alam ko na alam niyo din na hindi ko po ito makaabot kung wala po kayo sa buong Kabisayaan, sa mga taga Cebu, sa mga taga Lapu-Lapu City, Mactan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga bumoto po internationally. Thank you so much po. At I promise po na ang blessings na binigay niyo po sa akin, hindi po kayo paghihinayang na binigay niyo po sa akin. Gagamitin ko po ito for the better, for the good po. Kaya thank you po naman. Janine, coming into the grand finals, syempre ikaw yung unang pumasok, di ba? Mas mataas ba yung confidence mo? Dahil ikaw nga yung nakakuha ng mataas na percentage unang pumasok. Syempre po, wala naman pong wala naman pong nag-iba sa pagtingin ko sa kompetisyon. Hindi po ako nagkakampante kasi kaming lahat po, pantay-pantay, magagaling po kami lahat. Kaya yun po, nung pumasok po ako sa nung time ko na nalaman ko na pumasok po bilang unang grand finalist, ginamit ko po yun as an opportunity to rest kasi yun po ang number one thing na kailangan mo talaga ang pagkakasok. Kaya yun po. Hindi po ako naging kampante pero I thought of it as an advantage po kasi nakapag-play. Pero sobra pa kinabahan kasi ikaw yung panghuli dun sa top 3 na naglaban. Opo. Lalo na, di ba, syempre, talagang lumalakpak ang mga tao dun sa dalawa. Sobrang galing po talaga nila Kuya Ate at ni Kuya Steve. Kasi sila po lahat, yun po. Pero ang lakas mo kasi sa tao, Janine, eh. Yung mga YouTube videos mo, lampas na lampasan na yung YouTube video ni Noven. Anong masasabi mo? Unang-una po sa lahat, thank you po na na-appreciate niyo po yung mga ginagawa ko kasi passion mo po ito and malaking bagay po para sa akin. People love what I do. Thank you. Sabia ng before and simple si Casey Tandingan. Ano ba talaga yung style ni Janine? Para sa akin po, ang style ko, hindi ko ma-explain eh, style ko is galing sa puso ko. Wala po akong ginagaya. O, syempre, idol ko po sila, Ate Casey, Ate sila, Jovaya. At ginagaya ko po sila, not in the style of singing, pero in the way po na gusto kong, ginagaya ko po yung passion nila, yung drive nila na ipagpatunay na ang kaibahan na hindi ko lang sa pagpatunay. Reaction mo dun sa sabi ni Yeng na ikaw yung tunog ng bagong OP? Siyempre po, nakaka-overwhelm po kasi yun din po yung dream ko na gumawa ng sariling music ko. At galing sa isang ano, very honored na musical icon tsaka idol po si Ate Yeng. Sobrang humbling po tsaka sana nga po makakapagpalabas din ako ng mga music na magiging timeless po pareha sa mga idol ko na Eraserheads, na timeless yung music nila. Sana din po ganun din po yung mararating po. Naging strategy mo ba talaga, Janine, na OPM from semifinals? Parang puro OPM na yung pinamanta. Kasi nung before sa daily round, di ba, may English songs ka. Pero ito, OPM na. Strategy ba yun? Ako hindi po eh. Kasi yung mga pinipili ko pong kanta is kung ano yung nasa puso ko. Hindi po yan English ba yung Tagalog. Ano yung musika na gusto ko ipalabas sa mga tao. Yun po yung pinipili ko. Jadi naging matapang ka in terms of your song choices, hindi yung mga normal kinakanta sa singing ko. So bakit mo naisipan na rock song yung pang-finale na paglaban? Para sa akin po,
hindi ko po talaga sinasadya na rock song from. Yung meaning po kasi ng Nosy Balasi, yun po talaga yung gusto kong ipalabas sa mga tao bilang journey song ko. Kasi ito po yung life ko, marami po nagsabi sa akin na hindi ko kaya kasi hindi po ako nakakabirit masyado, hindi po malinis yung boses ko. Kaya sino nga ba sila para sabihin sa akin yun? Eh, ngayon, nakaabot ko po kasi ang pangarap ko. Kaya, sobrang thankful mo ako na nakamot ko ng ganito. Janine, mani-internalize yung songs kasi karamihan ng mga songs na ginamit mo ay either sobrang bata mo pa or hindi mo inabot na mga. Paano, sino tumutulong sa'yo to emotionally get into the song? O ano yung technique mo to jump into the song? Para sa akin po, bata po ako, mas bata pa ngayon. Gusto ko yun. Ganun. Yung ginagawa ko po lagi sa nakikinig, yun po talaga yung parang pastime ko. Music, lahat music, gumagawa ng kanta, kahit hindi naman wala namang ano. At yun po yung ano, yung gusto kong ipagpalabas sa mga tao na ang isang kanta, isang pyesa, story po yan, kwento. At bilang singer, obligasyon mo yan na itala ng maayos sa mga idol. Why bang? Isa po siya sa mga idol po, kasama ng mga, yung River Maya, yung Race Heads, yung mga OPM idols. Pamilya, sorry, last three questions. Sige po, shoot. Last three. Kanino mo mainalay yung pagka-performance mo kanina? Siyempre po sa Lumanok. Sa reasons ko yun na sumali po ko. Kaya sana po, Lola, nakita niyo ako kanina at naging pag-upayo. Yung message kong Lola, yun, no, Janine? 2 million. How are you going sa spend the money? Maliban dun sa ipunan? Sa Lola, unang-una po, iaalay ko po ang portion ng 2 million sa Lola ko, of course, kasi 2 times a week nagdadialysis po siya dahil side effect po ng chemotherapy na nagka-breast cancer siya. Tapos recently po nagka-stroke na din po si Lola and kailangan po talaga ng financial aid ng Lola ko. And aside from dun, gusto ko din po tulungan yung parents ko na ipag-aaral yung mga family, yung mga kapatid ko. And then, ano po, yung pinakalas ko pong gawin is gusto ko pong i-share yung etong blessings ko at tulungan yung mga nangangailangan. Isa po talaga yung gusto kong gawin is yung kapag birthday kong mag-ano, feeding program. Dati, hindi ko yung magagawa kasi wala akong prepare. Yun po, sana magawa ko na din ito with the money na, with the blessings na binigay po sa akin ng pangalan. Gusto ko po ibalik yun sa mga tao. Thank you, Janine. Thank you po. Janine, please.